Magandang araw, Pilipinas. Patay ang anak ni Bayan Muna Representative Culiamat matapos makaengkwentro ng mga militar ng New People's Army sa Surigao del Sur nitong Sabado. Batay po sa ulat, nagsilbi bilang medic ng rebelding grupo si Jevelyn Campos Culiamat. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang militar sa sinapit ng nakababatang Culiamat at sinabing biktima lamang siya ng panlilinlang ng NPA. Ang sarto na balita mula kay Doreen Rosales ng PIA, Caraga. Patay ang isang miyembro ng New People's Army matapos makaengkwentro ang militar nitong Sabado sa Barangay San Isidro, Bayan ng Marihatag sa Surigao del Sur. Ang naturang miyembro ay si Jevelyn Campos Culiamat alias Kareb, anak ni Bayan Muna Representative Eufemia Campos Culiamat. Ayon kay Lieutenant Chris Juper Andreo Punsalan, Civil Military Operation Officer ng 3rd Special Forces Battalion, ang operasyon ay bunga ng mga reklamo ng panggagahasa sa IP community sa lugar. Prior to that po, there were already reports coming from the IP community on the presence of the armed NPA terrorists. So we validated the information and we took action and conducted strike operations. Na-recover din sa operasyon ang samot-saring armas at subversibong dokumento ng naturang rebelding grupo. Miyembro ng sandatahang unit pampropaganda ng platoon ng Guerrilla Front 19, Northeastern Regional Committee si Culiamat at nagsilbing medic ng grupo. Inabisuhan na ang pamilya ng nasawing rebelde ukol sa insidente. Nagpahayag naman ang pakikiramay si 401st Brigadier General Alan Hambala sa pamilya ng nasawi. Aniya, biktima lang din umano ang pamilya sa panlilinlang ng mga grupong terorista. Samantala, sa press release na inilabas ng 3rd Special Forces Battalion, binigyang diin ni Lieutenant Colonel Joey Baybayan ang halaga ng kooperasyon ng publiko kontra New People's Army. Isa umano itong patunay na epektibo ang kampanya ng gobyerno kontra insurgency sa pamamagitan ng whole of nation approach na isinusulong ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. And nananawagan po tayo na suportahan po nilang magandang kamada ng National Task Force ERCAT para maipahatid po yung mga serbisyo publiko na sasagot sa causes ng insurgency sa mga kanayunan dito po sa IP communities. Doreen Maria Rosales ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Bayan.